Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Welcome back to Daily Walking with Jesus to Eternity. Ating pungtunghayan ang salita ng Diyos sa umagang ito. Matatagpuan po sa Isaiah 40. Ito po ay pagpapatuloy ng pananalita ng pag-asa ni Isaiah. Tingnan po natin ang verses 18 hanggang 25. Pakinggan po natin ang pagpapatuloy ng mga salitang ito sa Isaiah 40. Saan ninyo ihahambing ang Diyos? At sa anong anyo siya iwawangis? Siya ba'y hindi maitutulad sa mga imaheng ginawa ng tao, binalutan ng ginto at ipinatong sa pedestal na pilak? Hindi rin siya maitutulad sa ribultong kahoy, matigas na kahoy na hindi binubukbok, na siya lang nakayanan ng mahihirap. Di ba ninyo batid sa mulat-mulapay, walang nagbalita sa inyong sinumang kung paano nilalang itong daigdigan? Ang lumikha nito ay ang Diyos na nakaluklok sa kanyang trono doon sa kalangitan. Mula roon, ang tingin sa tao'y tulad lang ng langgam. Ang langit ay iniladlad niyang tulad ng kurtina, tulad ng tolda, na iniladlad upang matirahan. Ang mga pinuno'y inalis niya sa kapangyarihan at ginawang walang kabuluhan. Tulad nila mga halamang walang ugat, bagong tanim agad natutuyo, at tila dayaming tinatangay ng hangin. Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y kanino itutulad? Tumingin kayo sa sangkalangitan, sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba sa kanila'y nagpapakilos at isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan? Dahil sa kanyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita sa atin sa umagang ito. Mayroong isang awitin na inawit sa aming pagsamba. Ito ay wala kang katulad ng musikatha. Sabi nung titik nung awit, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala nang papantay sa'yo. Sa habang panahon, wala kang katulad upang ihayag ang kabutihan mo. Napakaganda po ng awitin at ito rin po ang gustong ipaalam sa atin ni Isaiah. Marahil yung awit na yon ay ibinase sa mensaheng ito ni Isaiah o talaga naman pong ito ay isang katotohanan na dapat ay nakalagay sa ating puso. Na we cannot compare God to anyone, to anything, or to any gods in this world na nilikha lamang ng tao. Sabi po, saan ipaparis ang Diyos, ang sabi ni Isaiah? Ito ay dalawang beses niyang binanggit. Saan ninyo ihahambing ang Diyos at sa anong anyo siya iwawangis? Inulit po niya, saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y kanino itutulad? Ang sagot po sa tanong na yun, wala. Wala ang dapat ipagparisa ng Diyos dahil siya ay nag-iisa. Dahil siya lamang ang tunay na Diyos. Hindi siya pwedeng i-compare sa mga inanyuan na ribulto ng mga tao. Sabi po doon sa mga talata. Hindi siya pwedeng i-compare sa mga imahe na ginawa lamang ng tao na inilagay sa pedestal. Hindi siya pwedeng i-compare sa sino man na mataas na tao dito sa mundo. You cannot compare God to anyone. Or doon sa ginawang Diyos-Diyosa ng bawat merong isang religious group na merong mga Diyos-Diyosa na maraming kamay, magandang babae, o mga Diyos-Diyosang inanyuan na courting elepante, courting dragon, o ano paman. No, you cannot compare because all of these things ay ang Diyos lamang ang gumawa.
ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil siya lamang ang dakilang manlilikha. Dito sa mga talatang nabanggit at nabasa kanina, ay hindi ba ninyo alam na yung lahat ng kalangitan, yun ay trono ng Diyos, na yung mga naandyan sa langit at ano pa mang nilikha. Isa lamang ang gumawa niyan, ang Panginoon, and no one can do that. Walang makakagawa niyan. Kahit pa sabihin natin na lumikha sila ng mga Diyos-Diyosan na to, sabi nga dun sa Roma, ay gumawa sila ng mga hayop na gumagapang o hayop na dito sa mundo at ginawa nilang Diyos ang mga iyon. O di po ba? Mga inanyuan, tapos hinubog lamang at alam natin lahat ito ay nilikha lamang ng Panginoon. Kaya nga po, wala tayong pwedeng pagkumparahan sa Diyos. Dahil siya lamang ang dakilang manlilikha. Siya ang kataas-taasang Diyos. Siya ang nakahihigit sa Kanya. Nothing compares to you, Lord. Siya lamang ang dakilang Diyos na manlilikha. Kung iisipin natin ang mga ginawang Diyos-Diyosa na ito, ang mga inanyo ang ito, hindi po sila maiko-compare sa kapangyarihan, sa pag-ibig, sa kadakilaan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya lamang ang Panginoon at wala ng iba. Kung meron mang ginawang Diyos-Diyosa ng tao, korting baka, korting ahas, korting dragon, no, hindi po ito ang Diyos na pwede nating sambahin. Sapagkat ang Diyos na ating sinasamba ay isang Diyos na espiritu at katotohanan. Siya ay hindi mo pwedeng ilarawan ng iyong mga sariling mga pananalita. But may mga pwede tayong masabi sa Kanya. Siya ay banal, siya ay mapagmahal, siya ay maawain, siya ay Diyos na kumakalinga and faithful. Siya ay Diyos na palaging nandyan na kasama natin. Siguro ang pwedeng mga description natin sa Panginoon ay yung mga bagay na experience natin. At hindi kayang i-describe lamang ng mga salita ang ating Diyos sapagkat He is beyond compare. Hindi po natin siya pwedeng ikumpara kanino paman sapagkat wala pong pwedeng pagkumparahan sa Diyos. Kaya nga po, ano ang dapat nating gawin kung nakikita natin na ito ang ating Diyos na sinasamba? Siya ay makapangyarihan sa lahat. Bagamat siya ay makapangyarihan sa lahat, siya ay umibig sa atin, inibig niya ang bawat isa sa atin. Siya ay Diyos na kumakalinga. Siya ay Diyos na ang iniisip ay yung makabubuti sa lahat ng nagtitiwala at nananalig sa Kanya. Kaya nga po, ano ba ang dapat nating maging tugon sa sinasabing ito ni Isaiah na sabi nga, yung mga leader dito sa mundo ay parang sabi, ang mga pinuno'y iniaalis niya sa kapangyarihan at ginagawang walang kabuluhan. Tulad nila'y mga halamang walang ugat, bagong tanim agad na tatutuyo, at tila dayaming tinatangay ng hangin. Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y kanino ninyo itutulad? Ang sagot po ay wala tayong pagkukumparahan sa Panginoon, sapagkat isa lamang po siya. Iisa lamang ang ating Diyos. Siya ang tunay na Diyos. Mga hakbang na dapat nating gawin. Ano? Kilalanin ang pagka-Diyos niya. Huwag ka nang magkaroon ng iba pang Diyos sa iyong buhay. Kilalanin mo na iisa lamang ang Diyos. Yun ang sinabi ng Panginoon sa Exodus, sa Ten Commandments. Ako lamang ang Diyos. Ako lamang iyong sambahin. Sabi po, huwag kang gumawa ng mga iba pang Diyos-Diyosa na inanyuan. Sapagkat siya lamang ang Diyos. Kaya nga po, kilalanin mo siya sa iyong buhay. Sambahin siya ng higit sa lahat. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Ibigin ang Diyos na ito. Paglingkuran. Siya ang ating ilagay sa sentro ng ating buhay. Kung meron mang dapat paglukulukan sa Diyos,
ay ang ating mga puso. Sapagkat iyon ang gusto ng Panginoon, ang mapagharian ang puso natin. Ang nais niya ay sa ating buhay maghari at kilalanin natin siya bilang ating Panginoon. Huwag na tayong humana pa ng ibang Diyos, kundi siya lamang ang ating sambahin at dakilain sa ating buhay. Wala kang katulad, O Diyos. Wala nang hihigit pa sa iyo, sapagkat ikaw ang tunay na Diyos. Ito po ang ating i-declare sa ating buhay, at sana nga ay ganito rin natin siya itaas sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Tunay nga, Panginoon, wala kang katulad. There is no one like you. Hindi ka namin pwedeng ikumpara kahit kanino paman, kahit saan paman, kahit sa ano pamang bagay, Panginoon, sapagkat ikaw ay nag-iisa, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ka na kataas-taasan, Diyos na lumalang ng langit at lupa, Diyos na karapat-dapat ng pagsamba, karapat-dapat ang lahat ng paglilingkod, karapat-dapat ng lahat ng pag-ibig na dapat ibigay ng isang nilikha lamang. Panginoon, dalangin ko po na ikaw ay mapapurihan namin, na ikaw ay aming mapaglingkuran, na ikaw ay aming masamba sa lahat ng oras ng aming buhay at hindi kami magkaroon ng iba pang Diyos sa amin. Panginoon, patawarin mo kami kung hindi namin nagagawa ang mga bagay na ito. Patawarin mo kami kung nagkaroon kami ng ibang Diyos sa aming buhay. Patawarin mo kami, Panginoon. At bayaan mo ng mga salitang ito na aming narinig ay magbigay sa amin ng buong pagsamba, buong pusong pagsunod sa iyo at ibigin ka ng buong puso, lakas at kaluluwa. Salamat, Panginoon. At itinataas namin ang iyong dakilang pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon at magpatuloy po tayo sa pagsunod sa Kanya.